sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at nandito po si Mr. Hindi, tanongin mo natin kung gusto niya pa on-cam. On-cam at yung totoo niyong pangalan. On-cam? On-cam pa ba? On-cam matapang. Teka lang, talaga. Gusto ko po. Gusto mo on-cam? Uso mo yung mga matatapang ah. Po, para po malaman talaga kung sino nagsasabi ng totoo. Aba. Makikita ng tao. On-cam, yan ang gusto mo. E di yan ang masusunod. Ayan, pakita mo on-cam. I-close up mo pa. Direct. Paki-close up pa si sir. Sir, kaway kayo. Para masiguro nyo na on-cam. Pakitingin mo sa camera. On-cam na on-cam yan, sir, ha? Opo. Okay, sige. Maliwanag. Sir Sopronio On-Cam Api Jr. Magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon din po. At ang reklamo niyo po ay si Mrs.? Yes po. Hindi na nagpapadala ng suporta? Hindi naman po. Hindi ko po hinahabol ang suporta kasi po sa ngayon, may trabaho po ako bilang isang security guard. SG? Yes po. Okay. Dati po talaga, nung yung anak ko sa akin, nagpapadala po siya pero hindi gaano kalaki. Sir, 3,000, pinakamataas 5,000 sa loob ng isang taon yun. At yung perang yun ay suporta para sa anak ninyo? Sa amin po na anak. Okay. Tapos po nung umuwi na po, dinala ko po yung anak ko dun sa Romblon, sa kanila. Pero matanong ko lamang, kayo po ba'y nakatulong sa kanya sa pagpunta ng abroad? Halimbawa, sa processing, meron na ibigay kayong pera? Opo, lahat po na gastos akin po yun. Wala po tinulong ang pamilya niya, okay. Kahit 5. Yun lang po gusto ko malaman para magkaliwanagan tayo. Opo. So meron po kayong natulong? Opo, ako lahat financial? Pong, yes po. Doon sa pag-apply niya hanggang sa makapunta siya ng abroad? Opo, lahat sige. Po. Okay. So ngayon, nagpapadala siya ng 3,000 para suporta sa bata? Dati po, sir. Ngayon po, wala na talaga. At bakit po? Sabi niya po sa akin, nung humingi po ako sa kanya, alam niyo naman po ang buhay ng security guard. Kung walang duty, alam po namin. Walang sweldo. Alam po namin dito sa Wanted sa Radyo. Sabi ko po sa kanya, humingi lang po ako ng konting tulong. Sabi niya po sa akin, hindi ko na kayo obligasyon na matagal ko na kayo nakalimutan. At bakit niya po nasabi yun? Kasi po, sir, pinagmamalaki niya po, ang kabit niya po, maraming pera, marami silang napundar na. Ano po yung ebidensya niyo po? Na mayroon po akong ebidensya laban po sa kanya. Ang asawa ko po doon ay nagpapanggap po ng katulog. Kasi po dati, nabuksan ko po yung account niya sa FB. Nagbibigay siya ng price, nagtatanong yung customer kung magkano po ang price niya. Okay, sige po, medyo nagiging personal na po. Kausapin na po natin si Mrs. Ano po? Sige po. Nasa line 1, Nins. Yan. Hello po, good afternoon. Okay, ma'am, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hello po. Tayo, ma'am, sa Action TV at Radyo 5, Ninya Taduran at Idol Raffy Tulfo. Ma'am, andito po si Mister. At siguro naman, ma'am, narinig nyo yung mga sinasabi ni Mister. Opo, ano po masasabi nyo po, ma'am? Iubod po yan ng sinungaling. Ako nga po yung binabantaan niyan. Siya po ang lakas ng loob na magsampa ng kaso. Dapat po ako po yung magsasampa ng kaso sa kanya dahil po sa pananakit po niya sa akin. Nung unang-una po, ikukwento ko po sa inyo yung totoo. Sige po, ma'am. Siya po lahat ng gumastos sa akin nung pumunta po ako ng ibang bansa dito po sa Singapore. So, because dahil po na ako po yung domestic helper, so meron po kaming tinatawag po na salary deduction. So, ang salary deduction ko po, 8 months po yun. So, ang matatanggap po lang po yun, every month, $10 lang po yun. So, yung $10 po na yun, in 1 month po yun, kailangan ko rin po bumili ng sarili ko kung ano pangangailangan. For example po, like napkin or what else, like that po. So, ang nangyari po, madaling araw po siya, tumatawag po siya sa akin ng 2 a.m., 4 a.m., 1 a.m. po. Nangungulit po siya sa akin na magpapadala daw po ako ng pera sa kanya. Tapos po, hanggang po nanawa na po ako sa mga kakasabi niya, umutang po ako dati po dun sa employer ko ng pera na para may papadala ko po sa kanya. Pagkatapos po, ay hindi na po siya nag-detect sa akin, hindi na po tumatawag kasi po natanggap na po niya yung pera. Tapos po, nung umuwi po ako ng Pilipinas, pagdating ko po dyan, bigla pong na-open niya yung account ko sa Facebook. May nag-message po doon na hi, hello. Siyempre po, internet po yan eh. Kahit sino po makakapagbigay po ng message sa inyo ng ganun. So, ang inaakala niya po,
na may lalaki po ako. Kasi po, nung time po na nandun po ako sa, nandito po ako sa Singapore, lagi niya po sinasabi sa akin na kaya daw po hindi ako tumatawag sa kanya dahil po may lalaki na po ako. Pagkatapos po nun, binubugbog niya na po ako, sinasaktan niya po, tapos po sinusuntok niya po yung ulo ko, sinasakal niya po hanggang po nagkakaroon na po ng pasa yung leeg ko. Alam po ng pamilya ko yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Alam po lahat ng pamilya ko yung ginagawa niya sa akin. Ang sabi ko lang po sa pamilya ko, huwag kayong mangyayalan, problema po namin mag-asawa to. Tiniis ko po yun. Tapos po, habang natutulog po ako sa gabi, magigising na lang po ako, sinasapak na niya yung ulo ko hanggang po sumasakit na po yung ulo ko sa kakasakit, pananakit niya. Tapos po, hindi pa po siya makontento. Pag gusto niya po akong gagamitin sa gabi, pag ayaw ko po, ginagawa niya po yan, sasampalin niya ako, sisipain niya po ako. Sino po bang asawa ang gusto mong makipagbalikan sa ganyang sitong lalaki? Wow. Pagkatapos po, sir, ang ginawa niya po, nagalit po siya. Sinunog niya yung passport ko, work permit ko. Kaya hindi po ako makabalik-balik agad dito sa Singapore dahil po lahat po ng documents ko sinunog niya. Oh man, sige po. Excuse me po. Pagkatapos po, nagmakaawa po ako sa kanya kasi ayaw ko pong magkaroon ng problema yung pamilya ko. Nagmakaawa po ako sa kanya na tulungan niyo ulit ako, makakuha po ako lahat ng documents po. Siya lang po yung nagbibigay ng pera sa akin, pero yung pera na binibigay niya sa akin, minumura niya ako. Anong sabi niya sa akin? Putang ina mo. Apo. So basta. Okay, ma'am, excuse me, ma'am Lourdes, excuse me. Sir Sofronio, first things first, bakit niya naman po sinasaktan si Mrs.? Ganito, bakit niya naman po tinatadyakan? Ganito po, sir. Sir, sagutin niyo lang po, bakit niyo po ginagawa yun? Ganito po. Sir, sagutin niyo lang po, bakit niyo po siya sinasaktan? Nahuli ko po kasi siya na may lalaki at inamin niya po talaga na talagang lalaki niya po at may nangyari sa kanila. Ngayon po, sir, hindi ko matiis ang emosyon ko sa sobrang ganda. So, sinaktan mo siya? Nasaktan ko po siya. Okay. So, ibig sabihin na nananakit ka, totoo yung sinasabi ni Mrs. na nananakit ka? Totoo po na nasaktan ko siya dahil po talagang umamin pa siya doon na may lalaki sa at may nangyari sa kanila. Sir, hindi po pwedeng gamitin natin na dahilan yung pong Mrs. ninyo may lalaki para pagbuhatan niyo na po ng kamay. Bawal po yun. Makakasuhan pa rin ho kayo. Hindi ho talaga. Walang nakalagay sa ating batas, kahit saang batas man, na kapag ang imisis mo gumawa ng kalokohan, bugbugin mo. There's no such thing. At dahil dyan, pwede kang kasuhan. At hindi maganda nga po talagang pakinggan opo, na lalaki opo, na nanakit opo, ng asawa. Alam ko po, mali po ako doon. Pero sa sobrang emosyon ko, sa sobrang kasi po, sir, ginastusan kaya, ko po siya. Kaya, sir, paano ka pa magkakaroon ng credibility sa amin? Na ikaw ay nananakit ng asawa. Sino pang maniniwala sa iyo ngayon? Giba ka na po agad yung iyong karakter. Opo, inaamin ko po, sinaktan ko siya, sir. Ngayon naman po, ito po, papatunayan ko po sa kanya, totoo pong sinasabi ko na may lalaki siya. Kasi po, itong... Sir, sinabi ko na nga sa inyo, okay, granting na lang, meron talagang ginagawang hindi tama si Mrs. para sa iyo. Hindi niyo po sinasaktan. Andiyan naman hindi po ko yung, naman po siya andiyan naman po yung iwanan niyo siya. Maghanap na lang po kayo ng ibang partner. Kung gusto mo, saktan mo yung pinagbibintangan mong kung sino man yung karelasyon niya. Huwag po si Mrs. Hindi po dati po ko yun. Ngayon po, iba naman po ito. At saka yung sinasabi niya, sandali sir, pag gusto mo siyang gamitin at ayaw niya magpagamit, hindi po totoo yun, sir. Babatukan mo. Hindi po totoo yun. Hindi ako ganun, sir. Mabait po akong tao, natutulog sir. Natutulog siya. Hindi po, hindi totoo. Magigising na lang siya dahil sa sapok mo. Hindi po totoo hindi, yun, sir. Inamin mo na kanina na nanupok ka dahil hindi, sa... Hindi po, sir. Inamin ko po, sinaktan ko siya. Pero sabihin niya po na kung gusto ko siyang gamitin, hindi po totoo yun, sir. Kahit po may kasalanan po siya sa akin, tinuturing ko po siya na isang asawa at hindi ko po siyang binababoy. Okay, sige. Para mapaiksi pa tayo, sir, ng konti. So, ang sinadyaw nyo rito ay para i-request kay Mrs. ituloy niya yung pagsusuporta sa anak nyo. Ang gusto ko lang sana po talaga, sir, magpa-file talaga po ako ng kaso laban po sa kanya kasi po may mga ebidensya po ako na may lalaki po siya doon talaga na tapos nanghihingi po ako sa inyo ng kunting tulong. Sir, yung pagpa-file ng kaso... Kailangan, meron po kayong sapat na ebidensya, may picture kayo. Meron po, meron po. Oh, then, sige po, you can do that. May text po siya dito na ang mayaman po ang Cavite. Nandito rin po lahat na ebidensya okay. laban pwede sa kanya. Sir. Pwede yun. Laban po sa kanya. At isa para sa gusto niyo, mapauwi na sa Pilipinas si Mrs. Ang gusto ko lang sana po... Hindi mo pwede mapilit mapauwi sa Pilipinas. Ano yan, para ipapadeport mo doon. Hindi niyo po kayang gawin yun. At, sir, manghingi na lang po ako ng tulong sa inyo para masampahan ko talaga siya ng kaso kasi po... Talagang masakit na po talaga sa akin yung ginagawa niya, sir. Kasi
hindi na po, sinungaling po talaga na babae ito, sir. Yeah, kaya nga, yan sinasabi ko sa inyo, sir. Okay, granting na meron ka ebidensya na yung misis mo ay may ginagawang hindi tama, then sampahan mo ng kaso, tulad yung sinasabi mo ngayon, pero hindi nyo po dapat sinasaktan, physical na sinasaktan. Opo, sir, sorry po, isang beses ko lang po nasaktan pwede. Yan, sir. Isang maski na po, isang beses, kahit na kalahating beses, sir. Opo, hindi po talaga po, pwede. Sorry po talaga, sir. Okay. Ma'am Maria Lourdes, ma'am. Sir? Okay. Sir, may tatanong lang po ako. Sige, good. Diba po, diba, sinunog niya po yung passport, so, di po ba dapat siya po yung dapat pong kasuhan? Kasi po bawal po yan yung pagsusunod ng passport. Oh, kasi po pagmamayari ko po yung passport. Sobrang galit ko po yun, sir, kasi ang passport na yan, sir, apelyido ko po yun ng lahat po na dokumento niya, apelyido ko. Sa sobrang galit ko po, nadala po ako sa sobrang galit ko kasi po high blood din ako, sir. Okay. Talagang nagawa ko pong sunugin yun para hindi siya makabalik. Tapos nagmakaawa po siya ulit na makabalik siya. Para gastusan ko pa ulit siya, makabalik na nga ako siya po na hindi niya nagagawin yung ginawa niya na panlalaki. Pero wala pa pong isang taon, nahuli ko na naman po siya na may lalaki. At prove ko po yun dati sa FB niya. At hindi ko lang po nakuha ang mga picture o mga message na nagpapatunay na may lalaki siya. Pero ngayon po sir, papatunayan ko po sa inyo na may picture po ako ng lalaki niya. At siya mismo po ang nagsasabi na mayaman po ang kabit niya. May message po dito sa cellphone ko, nandito po lahat na detalye. Okay. Pagdating dyan, sir, dahil hindi naman kami abogado, hindi kami eksperto sa batas. Sige, meron po kaming i-recommend ang abogado sa inyo na mag-usap kayo nitong abogado at titingnan niya kung anong kasong maisasampa. Sige niya, laban sa inyong misis, base po sa mga hawak niyong ebidensya na sinasabi sige po, niyo. Sige po. Okay? Okay, yun sir. Po yung matutulungan namin opo, sa aspeto niyan. Pero doon sa ipapadeport si misis para mapauwi dito, wala ho kaming kakayahan na gumawa niyan. Maging yung OWA, hindi tayo matutulungan niya. Okay po, lumapit na rin po ako sa OWA. Wala ho, believe me. Hindi ho magkikilam ang OWA. Kaya po, humingi. At tungkol naman doon sa humingi kayo ng support at obligahin niyo po si misis na mag-suporta sa inyong anak. Ilang taon ho ba si yung bata? 8 years old po, sir. Nag-aaral po ng grade 4. Sige, yan po siguro pwede niyo rin po i-consulta sa abogado. Sige po, sir. Diba? Parang narinig ko na kasi kaya Tony Mel din yan ninsan no, sa isa sa mga segment ni Tony Mel na yung misis pala, pag may trabaho at si mister wala, obligasyon din ni misis mag-suporta pala sa bata ah, pero hindi doon sa mister. Parang ganoon ata. Sige, may refer kaming abogado sa inyo pag-referan. Sige po, mag-usap ka ng abogado thank at lahat po ng iyong concerns sabihin mo sa po, abogado thank you ito. Thank you at po, sa tingnan niya kung anong pwedeng maitulong ng thank batas sa iyo. Thank you po sir, maraming salamat po talaga sir sa... Okay. Sige. Baka pwede niyo pag-usapan na muna to. Ma'am Lourdes, baka pwede niyo pag-usapan niyo to. Bigyan ko kayo ng 3 minutes. Baka pwede niyo pag-usapan. Sige. Sir, paano po namin mapapag-usapan yan? Eh kung grabe po yung pamumura niya po sa akin, at saka grabe po yung tangan sige. Po sa akin. Ito ma'am, walang mura. Sandali, ma'am Maria Lourdes, excuse me. Okay, kakausapin po kayo ni Mr. Sofronio. Huwag ka magmura, sir. Kausapin mo siya. Sige, Lourdes, tutuloy ko to ang laban. Kasi karapatan ko po to eh. Kasi ikaw, humingi ka na dati ng patawaran sa akin. Akala ko ba makikiusap ka na para magkabati ko? Humingi po ako sa inyo ng kunting sustento dun sa bata. Kasi alam mo naman po ang buhay ng security. Pag walang duty, walang sweldo. Pero ituloy ko po ang laban. So yung perang hinihingi mo para sa bata para lang po sa bata, at hindi ka makikinabang doon? Hindi po, kasi may sweldo naman po ako doon. May sweldo naman ako kahit na wala. At siyempre, kung may sweldo ka, pag maluang-luang, dapat obligation mo rin na magsuporta sa bata. Opo sir, opo sir. Hindi pwedeng ilahat ikarga mo sa kanya. Opo sir, hindi naman po ako humihingi po sa kanya ng sustento. Kunti kasi lang kung yung iasa mo lang sa misis mo na susuportahan yung bata, tapos ikaw pabunjing-bunjing, hindi po, naman tama hindi yun. Naman, hindi, at marami sa ating mga kalalakyan na nakikinig na hindi sasang-ayon sa'yo, sabihin batugang ka. Opo, opo. Dapat ang lalaki talaga ang nagtataguin ng pamilya at padre ng pamilya kung tawagin, ikaw po, ang maghanap ng pera para pang support sa pamilya. Opo, alam po ng asawa, alam po ng asawa ko yun na mabait po akong asawa at responsibilidad ako. Alam niya po yun okay. Kasi 10 years po kami nagsama. Okay, sige. Oh, ma'am, alam mo raw yun na mabait siya at responsable ng asawa. Hindi po. Hindi totoo. Okay, hindi na totoo. Sige. Ang totoo po, simula po siya nang walang trabaho, ako po lahat ang sumusuporta sa bata. Lahat ng pangangailangan, lahat sa school, pagkain nila, ako po. One day po, may nagsabi po sa akin na yung asawa ko,
naglalasing gabi-gabi, madaling araw kung umuwi, yung bata sinasama niya kung saan-saan sa inuman, tapos uuwi ng bahay lasing. Hindi na po nakakapasok na maayos yung bata sa school. Kaya po, ang ginawa ko, hininto ko po yung suporta sa kanya, kaya po yung bata napunta dun sa magulang ko. Ngayon po, yung magulang ko po nag-aalaga sa bata. Matagal po nag-alaga yung magulang ko. Sandali, nasa yung bata ngayon? Na sa akin, kinuha ko po kasi nung sa kanila po, napababayaan ng mama niya. Pero, lang daw po. Sir, totoo ba yung sabi ni Mrs. na sa inuman ninyo, sasama-sama mo yung 8 years old mo na anak? Sobrang sinungaling po yan, sir. Kasi kahit huling-huli mo na nga yan, sir, hindi pa po aamin yan eh. Okay. So anyway, sige, sir, yung sabi mo na kailangan mo ng tulong para makapagsampa ka ng kaso, matutulong ka namin, yes, may pag-refer na kami ng abogado at bahala na kayo mag-usap ng abogado. Sige po, sir, maraming salamat po. Okay. So, Ma'am Lourdes, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Ano po? So hindi na po pwede pag-usapan ito na baka sa maayos na usapan, eh, kayo po'y magkaayos? Kailan ba kayo babalik dito, Ma'am Lourdes? Matagal pa po eh. Kasi po, kailangan ko rin pong magtrabaho para din po sa future ko kasi po ako na lang po rin yung ako rin po inaasahan ng parents ko. So ako po sumusuporta sa parents. Mayaman na yung kabit mo. Wala naman po akong aasahan na iba. Kahit po niyo po yung sabi na mayaman ako, kahit po i-search niyo po yan, wala po kayong makikita. Ginawa ko lang po yun sa kanya kasi po matindi po yung mga panlalait niya po sa akin. Kasi daw po patulong lang daw dito ako, maliit lang daw po ang sahod ko. Ma'am, sasabi mo, ginawa niyo yun sa kanya na kayo po ay kukuha ng ibang partner dahil nilalait kanya? Hindi po. Ang sa akin po, kaya ko po sinabi sa kanya na mayaman ako, nakakaya ko ng ganyan. Okay. Kasi po, sir, tuga po yung panlalaid niya sa akin na kapit katulong lang daw po ako dito. Pamilya, daw po, pamilya mo na mismo ang nagsasabi. Pinabayaran daw po ako ng mga lalaki na para lang daw po. Sino po bang tanang babae po na matino na magpapagamit para lang magpabayad po? Kaya po ako pumunta dito sa ibang bansa para po magpabayad. Huwag ka na magsinungaling, may ebidensya ako. May ebidensya ako, magsinungaling, may ebidensya dito. Dito nga, on air, alam mo Lourdes, on air. Dito po, ito ebidensya po, ipapakita natin sa screen. Hindi, sa screen po. No. Kahit nakita niya po ebidensya, hindi po ako nakapatong sa katawan ng lalaki. Ang nakita niya pong ebidensya na yun sinasabi niya, yung magkatabi lang po yung mukha namin ng lalaki. Pero hindi po ibig sabihin na magkapitsura kayo dalawa. Sige po. Excuse me, Sir Sofronio. Yung ebidensya nyo, i-reserve nyo na lang po yan sa korte kung meron mga ebidensya. Okay, hindi po pwede rito. Hindi ako papayag na yan po ay may on-air. Okay, sige. Usapan na lang namin pong sa bata. Sige, ganun na lang po. Kung itutuloy niya pong sustento o hindi. Okay, sige. Isang tanong na lamang po, Ma'am Lourdes. Itutuloy mo raw po yung sustento sa bata o hindi? Hindi, ang gagawin ko po sa sustentuhan ko po yung bata na yan kapag binalik niya yung bata sa magulang ko. Kasi po wala kong napapala yung bata sa kanya eh. Hindi po sir, kasi po sa kanya po sir, hindi pa ako magsusustento dahil sa ginagawa niya sa akin. Sige, di, sa abogado na lang tayo mag-ano po. Pero Ma'am Lourdes, karapatan din niya po na sa akin alagaan po yung bata ninyo in custody sa kanya dahil buhay pa naman po siya. At siya po ay biological father, eh dapat naman talaga ho, bigyan siya ng karapatan na sa kustodiya ng bata habang kayo po ay wala. Sa akin naman po sir, wala naman pong problema, bisitahin niya yung bata, yung ganyan. Yung sa akin lang po sir, huwag po siyang ganun. Kung nasa kanya po yung bata, huwag siya mag-demand ng pera sa akin. Hindi naman po ako dito mayaman eh. Maya-maya po, 15 days lang, magde-demand siya kasi ganyan ngayon, daw yung bata. Ngayon nga, pag-usapan sasabihin natin. Sasabihin niya raw po, namatay na raw po siya para magpadala ko ng pera. Sasabihin sir, niya, sir, yung bata sandali ganyan. Sir, sandali. Gusto mo ba sir, pag mag-use break na tayo, pag-usapan niya lang po sa kabilang booth, tuloy niyo usapan, okay sa'yo? Sa telepono. Okay lang po, basta... Huwag na lang. Okay lang po, basta magkasunod. Sandali, gusto mo ba ituloy yung usapan? Ito po sa ano na lang po, sa sustento ng bata. Pero tapos na, gusto niyo ituloy sa kabilang booth? O depende po sa inyo. Ma'am, gusto niyo po ituloy yung usapan niyo lang po, off-air sa kabilang booth? Ayaw niyo na po, sige. Salamat po sa binigay niyong time sa amin, Maria Lourdes Apid. Ingat po kayo dyan, God bless po. Okay.
Thank you, ma'am. Thank you po, sir. Thank you po. Sir Sofronio Api Jr. Yes po. Salamat po at punta kayo doon kay Jana para ma-refer ho kayo sa isang abogado, okay? Thank you po. Thank you. Salamat po, sir. Magandang hapon. Thank you po. Yes, sir. Eto, maraming reaction, Idol, doon sa ating mga katropa. Pero ikaw, kasi mahirap i-determine sino ba sa kanilang mag-asawa nagsasabi ng totoo. Parang mahirap, ano, i-assess. Ako, yung feeling ko, pareho silang merong katotohanan ang ilan sa kanilang mga sinabi. Batay dun sa mga pag-uusap nila. Yes. May mali din talaga si Mrs. Totoo yung sinabi niya, kaya niya nagawa yun. Meaning, talagang nanakit siya. Mm-mm. Pero hindi ho pwedeng gamitin dahilan nyo ng mga kalalakihan para manakit kung yung inyo pong partner o yung asawa nyo o girlfriend nyo may ginawang hindi nyo nagustuhan. Oo. Hindi po pwedeng gamitin yung kamay natin. At wala po sa batas natin yan. Hindi naman ako eksperto sa batas, pero I know true. That. Mm-hmm. I know this. Na walang batas sa anumang bansa na nagsasabing kapag ang iyong misis o iyong girlfriend o iyong partner ay nanlalaki, bugbugin mo. Oo, unacceptable talaga yung pananakit. Talagang yun talaga, Idol, hindi ka patawad. Kaya kami tinatawag na divorce, tinatawag na hiwalayan. Oo, may annulment dito annulment. Sa Pilipinas. Para dyan. Oo. Hindi kung... para gamitan nyo ng dahas. Hindi ho. Oo. Tsaka ang mga unacceptable babae. Unacceptable yan. Unacceptable. Yes. Kanina nga off-air pinag-usapan namin ni Carol, ang mga babae, madali kami makontento eh. Yes. Kung yung mga bagay na, ano na lang yan, material, pero pag mabait ang iyong partner, ang iyong spouse, hindi pwedeng hindi ka magtiis sa kanya. Alam mo ito, marami, kaya hindi ho madali yung maging OFW. At kung ako masusunod, kung meron na akong magic means, oh. Hindi ako nagbibiro, ah. Kung meron lang akong magic, ah. Ako'y Superman na may magic. Mamagicking ko na magkaroon ng maraming trabaho na sa Pilipinas at hindi na kailangan pa ng mga kababayan natin pumunta ng abroad dahil yung pagpupunta ng abroad, marami sa mga pamilya nagigiba. Oh. Nagkakawatak-watak, nagkakahiwalayan. Because of that, pagdating doon, nandun yung tukso. Tao lang naman sila, mm-hmm. Eh, di ba? Okay lang kung dalagat binata. Okay diba? Lang mag-abroad. Hindi pero na nakapagpadala ng pera. Oh, oh. Or nagkakahiwalayan na dahil si yung naiwan dito nagkakaroon ng ibang karelasyon. Oo. Yung sa kabila naman nagkakaroon ng ibang relasyon. Oo. sabog so kawawa diba? Yung mga batang naiiwan, exactly. Nawawasak yung pamilya. Kung pwede lang sana, di ba, magkaroon ng sobra-sobrang trabaho, ang dami rito ng trabaho na para wala nang Pilipino pa ang pumunta ng ibang bansa para kumita lamang. Di ba, unfortunately kailangan pa rin, unfortunately tayo. Mahirap yung bansa natin. Kaya napipilitan ang marami sa ating mga kababayan na maghanap ng hanap buhay sa ibang bansa, sa ibang bayan. Kaya dyan natin matawag yung mga OFW natin, mga bayari, dahil doon sa mga sakripisyo. Oo. Na they have to encounter. Hindi biro ang ginagawa. Dahil diba? Andyan yung homesick. Andyan yung iiwan mo yung pamilya mo talaga. Di iiwan mo yung pamilya mo. Ka, yes. Mga anak mo. Tapos mag-aalaga ka ng ibang anak, hindi yung yes. Anak. Parang at, ang sakit ata nun. At nandun pa yung mga pang-aapit, pananakit, mm-mm. Na maranasan mo. And despite that, tinitiis nila yan. Oo, para lang mabigyan ng magandang buhay. May tagoy yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya mga OFW, mabuhay po kayo. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.